Mapagpalang hapon sa ating lahat. Ngayon ay May 22, 2022. So, sa hapong ito, mag-a-update tayo sa walong ori ng mga pananim sa ating eskwelahan, mga plant lovers. Unang-una, dito tayo ngayon sa Ampalaya Garden natin, no? Ang Ampalaya na ito ay 30 days na, no? 15 days mula sa pag-sow ng seeds at 15 days din mula sa transplanting, pagtra-transplant. So, ito na ngayon, no? Kung makikita natin, malaki na. Gumagapang na sila dyan sa ating trellis, oh. Tingnan nyo. Okay. So, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa karunungan na binigay niya sa akin na ganito ang gagawin. So, wala talaga kahit isang kinakain sa Japanese bronze nails. O, ito, tingnan nyo. Ang laki-laki ng mga dahon, mga plant lovers, tabang-taba yan. Kung po soil yan, tinamnan ko. Pagkatapos, nilalagyan ko yan ng dalawang beses na ng urea. So, kung titingnan natin, ayan, 29 hills yan, mga plant lovers. Dito naman, ang ating wing beans, no? Ang wing beans natin, mga plant lovers, ay 30 days na, no? 30 days na mula sowing the seeds. Ayan. Okay. So, siyam sana yan, no? Pero nahulog yung isang sako. Ayun, nabunot ang wing bean. So, namatay. So, kung titingnan natin, okay, gumagapang na rin, mataba rin. Nabigyan ko na yan ng dalawang beses na, isang beses pa lang ng urea para tataba pa ng husto ang ating mga wing beans, mga plant lovers. Okay, yan. Hanggang doon yan, o. Yan ang nahulog, o. Wala na. No? So, dito naman ang ating opo. No? Ang opong yan ay 25 days mula sa pagsuso o pagtanim ko. Kasi pinunla ko muna yan. Last Wednesday lang. No? 2 days pa yan mula transplanting. Ayan, o. Yan nakalaki ang 25 days natin, mga opo, mga plant lovers, ang opo natin. So, meron tayong 13 hills dyan. Ready na silang gumapang dyan sa ating bimbo trellis, mga plant lovers. Ayan, kung titingnan natin, ayan, medyo nasira siguro yan na disturb yung ugat. So, medyo nag-welt siya, no? Okay, pabayaan nyo na lang. Ayan, ang taba, no? So, ayan. Yan ang panghuling plot or pot. Oh. Sunod, andyan. So, yan ang taas-taas. So, dito naman ang ating string beans, bignak at hang sa botanical classification. Isang tudling ito. Siguro estimated na sa 60 to 80 hills yan kasi ang layo niyan 1 foot lang, no? At itinanim ko isa, dalawang buto per hill. Ayan, ito ay 21 days mula transplanting, no? Kasi direct seeding ito. Buti na lang itong string beans, hindi kakainin ng snails yan. Ang bunga niyan, no? Aakyatin ang mga snails, kakainin ang bunga. Pero itong puno niya, hindi. Kung titingnan nyo, wala talagang kinakain yan.
mga plant lovers. Yan ang ating string beans. Isang mahabang tudling yan, mga plant lovers. Oh, kung titingnan ninyo. Ayan. Okay, yan ang update sa ating string beans. Vigna kathang. Okay, dito naman ang ating kangkong, no? Imelda kangkong, 15 days mula broadcasting. Kasi yung buto, binobroadcast ko dyan. Ayan. So, kung titingnan ninyo, medyo may makapal. Hindi evenly distributed yung seeds. So, okay lang. Basta tumubo sila. Ayan. Okay? So, dito naman banda, ang ating anong tawag doon? Mustasa, no? Brassica honsia. This is 15 days mula drilling. Ayan, kamatis. Yung previous na mustasa ko, ayun, itinabi ko yung mga kamatis. So, namumunga na sila, no? Ayan. So, second cropping ito ng mustasa sa taong ito. Kasi kadalasan tinatanim ko pitsay. O, dito naman sa kabilang plat, pitsay sana dyan. Pero dahil sa matagal na yung buto ng pitsay ko, hindi, halos lahat hindi tumubo. O, yun, mumulaklak ang ating kamatis. That's, buti na lang marami akong extra seedling sa mustasa. So, dito ko inilipat. Ayan, o. Kasi direct seeding ito, no? Through drill method. Ayan. So, may pitsay, may mustasa. Halo-halo na ito. Okay. Ito naman ang ating atsal, mga plant lovers. Kung titingnan ninyo, ang atsal ko before, ito pa rin. Pero prior nangyari ito, maraming bunga yan sa mga previous video ko. So, tinanggal ko lahat, kinuha ko yon, pinahinog ko ang mga bunga, kinuha ko. Ang ngayon, I prune, no? I trim all the leaves dahil sa curling. Oh, pero ito na. This is 25 days after pruning. So, kung makikita ninyo, marami na ring bunga. Namumulaklak sila, ang yung mga bagong dahon, medyo hindi na masyadong kulong, at maraming bulaklak. Ayan. So, yan ang beauty naman ng atsal or sweet pepper or capsicum protesen. So, ito, oh, tingnan nyo. Okay na ang dahon, namumunga na. Oh. Okay. Ayan. Pero ang iba dyan, hindi pa naka-recover totally. May mga curly hair pa rin. Curly leaves. Okay lang. Patuloy pa rin tayong nag-aalaga sa kanila. So, kung titingnan natin, ang ganda ng dahon, no? So, promising pa rin. Okay, yan. Ang ating atsal area, mga plant lovers. Okay, so, ang sunod, ito ang composting site ko gamit yung baril. Tinatamnan ko na ng ayan, kalabasa yan, ito, radish, rapanos sativos, yan ang cucumis sativos, ang tawag dyan sa pipino, ayan o. Bakit, siguro, magtaka ka, bakit may kalabasa dyan, cucurbita maxima? Tumubo yan kasi compost yan, no? Composting baril ko yan. Lupang-lupa ng compost, so tinamnan ko ng pipino sana. Pero, nangyari, tumubo yung mga buto ng kalabasa, hindi ko na lang binunot. Ayan ang ating pipino, no? That is 15 days from planting yung pipino. Yung iba sa sako, yung iba sa pot, dahil sa crowded sila sa baril, kasi tinamnan ko rin ng rapanos sativos, yung radish, so nilipat ko na lang sa pot yung mga pipino. Ayan ang update sa ating pipino 15 days from planting, mga plant lovers.
Okay? So, totally, ang ating tanim ay 8. Ito ang pipino area na may kalabasa at radish. Ayan, 3 dyan. Pinagkasyako dyan. Nasa kanila. Ito ang ating wing beans area. Okay. Pangalawa yan. Ito naman ang ating opo. No? Opo area yan. Pangatlo. Then, ang sunod na update natin mga plant lovers ay ang string beans. Ayan. Napaka-promising talaga. Ang panglima ay kangkong. Ang design niya. Okay. Ang pang-anim ay ang pichay. Okay. Ano, radish at... Ano, not radish. Mustasa at pichay yan. Pang-apito ang ating atsal. After pruning, yan ang itsura, mga plant lovers. At ang panghuli, ang ating pipino area na may kasamang kalabasa at radish. Magandang hapon sa ating lahat.